Good afternoon mga ka-trackers, ako po ulit si Jay Jasso sa Volume 20 Trading. At dito po ulit tayo ngayon para mag-vlog sa ating mga trackers. At sa tanghali mga ka-trackers, dito ulit tayo sa planta para mapakita natin sa inyo yung bagong trading. Makikita nyo kung ano ang kultura niya. Right, so yun. Boss, so tignan mo. Ito, as is unit siya, kita nyo naman siya, talaga buo siya, dumadating sa atin dito. From Subic, andito siya, unang-una sa Japan, yan. Kasama pa yung mga putik na yan, original pa, no? From Japan ka na. Original pa yung putik na yan, yung mga mud na yan, from Japan. So, kita mo, sariwang unit niyan. So, baba natin mo yung ano, siding. Baba namin ha. Ah, makikita nyo guys. Oh. Ayan, makita po natin. Ito po, ito pong unit ito is made up standard size. 4HF1 engine siya. 5 stud. Tapos ang kanyang rim is lock type. So, 700 by 16 ang kanyang tire size. Makapal po siya, original Japan. Yan. So guys, ito nga pala, camel type siya guys, camel type chassis siya. Ayan. Ito guys, so makikita mo, original pa to, original unit from Japan, at original putik from Japan. Ayan guys, so makikita namin, mapakita nyo dito na, pinapakita namin ngayon na from Japan, buo siya dinadala dito sa planta. So hindi katulad ng iba guys na makikita mo, walang ulo, walang gambak. Walang hindi nakaano yung gulong. So, yun. Nakikita mo guys, ito. Sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa yung unit. So, ang gagawin lang dito is i-re-record. Iturahan. Aalisin lang yung mga kalakalawang dyan. Pero yung ilalim nito guys, nililisan lang yan. Bubugahan lang yan. Yung makina, wala tayong gagalawin dyan. So, ito. Yung gulong niya, guys, kung makikita nyo, ayan, napakaganda. So, 80% tire condition. Yan. So, hindi siya last pag, kumbaga, tawagin. Ito guys, so, tignan mo pa dito. Yun. Diba? See. Yan. So, yan yung unit natin ngayon na dumating. So, yun lang guys. Papakita namin sa inyo ito guys once na fully record na siya. So, i-update namin kayo once na ginagawa na siya, fully record na siya para updated kayo sa unit. So kung may mga question kayo or katanungan sa mga sa truck na to or gusto nyo mag-inquire, dun lang sa page namin sa Golden 20 Trading, sa Facebook page and sa YouTube channel na Golden 20 Trucks. And ganoon na din guys, support nyo na rin yung page ko sa Facebook, RK Trucks Vlog. So under din siya, power din siya ng Golden 20 Trading. So, sa itong tractor natin, and Boss Pipoy, contractor dito sa ating wing van na 16 feet na 4JJ1 na 6 stud. Ngayon, may naayos siya sa ilalim. Mamaya, bababa niya na rin tong unit na yan para i-fully recon na. Sila yung umahawak na unit. Kapag nag-fully recon, Boss Pipoy, mga ilang araw inaabot sa atin yung minidump. 2 weeks hanggang 3 weeks. Ngayon, sa mga nagpapakustomize dyan, sa mga kliyente natin, ang tinatagal ng mga unit kapag fully recondition is around 2 weeks to 3 weeks. Kaya siya po yung tumitirada ng ating mga unit. Ito po, bago na yun. Kuya Pipoy, ang ating pangmalakasan dito. Planta. Yan. Say hi ka, Kuya Pipoy. Hello. Shout out. Baka may shout out ka. Babatiin ka. Yung girlfriend mo, yung girlfriend mo. Yung anak mo, ako mo. Shout out mo lang. Shout out mo lang. Shout out mo lang. Shout out mo lang. Ha? Okay na yun. Mahihain guys, mahihain. Kasama natin yan. Si Kuya Pipoy is more than 30 years na yan dito sa atin. Oo, yan. Dito na tumanda. Dati wala pa siyang ipin. Ngayon nagkaroon siya ng ipin. Hanggang sa nawalan ulit siya ng ipin. Andi dito pa rin siya. So guys, dito po ulit tayo. Ito po, pakita ko po sa inyo. Itong unit na yan. I-click mo nga ito ngayon. Ayan. So, ayan na guys. Oh, diba? Na-convert na po siya from right to left. Tapos brand new po yung kanyang dashboard sa Subic pa lang po. Pinapalitan na natin ang dashboard. Nilalagay na po natin siyang brand new. Upholstery rin yan guys. Tapos papalitan na natin yan. Brand new na rin yan. Upholstery natin yan. Kagandahan dito,
makita mo baka palimat yung mga tires. So makita mo yung ilalim. Pakita natin. Pakita natin, wala siyang katagas-tagas. So, ayan. Dito makikita nyo na ang kanyang transmission is number 1. Ang kanyang transmission is number 1. Ito'y tinatawag pag number 1 is a low speed siya. Pag low speed, ang transmission, ito'y maganda sa mga akyatan. Tapos ang kanyang differential is at yan tinatawag the big differential. Dito makikita mo sa likod. Yan dito. Yan. Ito yung mga hinahanap talaga na buyer ng mga mini dump na magagaling tumingin. So dito sila naka-relay sa mga category na dump truck. Big differential plus transmission niya is number 1. So yung combination na yan, low speed yan, mas maganda yan sa kargahan, sa akyatan. So makita mo, kita mo ang chassis niya, kahit kay putik siya, talagang sobrang sariwa. Ayan. Sariwang-sariwa ang chassis. Walang putol, walang bulok. Baga, straight. Sa mga naghahanap dyan, guys. Camel type. Ng mga camel type chassis, guys. Ito na. Unahan na lang kayo, guys, ha? So, sabi nga ni Jeffrey Point, 2 weeks, bago mamuli record kong unit. Papakita namin sa inyo, guys, after nito, before and after ng unit na to. So, update pa, kumbaga, hindi ba nakasubscribe dyan, subscribe na kayo, para ma-update namin kayo dito sa unit na to. Yes. Salamat po sa tiwala. Salamat. Yeah, guys, maraming salamat sa susunod na video. Abangan nyo na lang, and magandang hapon. God bless.